Ito yung isa sa magandang halimbawa na hindi natin kailangan na mag-rely lang sa paglabas ng low battery indicator light dito sa Honda Click para malaman kung dapat na ba tayo magpalit ng battery. Dito sa ating panel, hindi lumalabas yung low battery indicator light, yung namumula na sign ng battery dyan, battery logo sa taas. At kung mapapansin natin ay 11.7 volts pa yung reading ng ating battery. So yung sa voltmeter natin, 11.7 volts. Alright mga boss, kumusta po kayo lahat? And again, welcome po sa Cars Journal. So ngayon mga bossing, ay papakita ko sa inyo at magpapalit tayo ng battery ng Honda Click. Ito po yung gamit natin ay Honda Click 150, ito yung keyless. Masdan nyo mga bossing yung voltmeter natin doon sa baba, yung reading habang pinipindot ko tong start button, yung sa push start. At makikita nyo nasa 6.47 or 48 yung reading. And then kapag in-off ko naman yung ating ignition switch, ayan, umaangat yung reading ng ating battery. So kanina talagang nakadrop siya, so hindi niya kaya talagang paandarin itong ating motor sapagkat masyadong mababa yung reading ng ating battery. Pero once na naka-off na siya, no, naka-rest na yung battery, ay umaangat yung kanyang voltage reading. So ngayon mga bossing ay magpapalit nga pala tayo ng battery dito sa ating Honda Click. At ang nabili ko na brand ay itong OD. Subok ko na ito mga bossing. Ito yung binibili ko kung sakaling magpapalit ako ng original, no? Pinaglumaan ng mga original na battery ng motor. Kasi ang nakakabit talaga rito ay yung GS. At nabili ko nga pala siya mga bossing ng 830 pesos dito sa aming lugar. Pero may nakita ako sa online nito, kung hindi kayo nagmamadali ay nasa 600 pesos lang ang kanilang bentahan. Ito nga pala yung 5L na battery. Sukat nga pala ito mga bossing sa Sniper 150, sa Raider 150 at saka itong nasa Honda Click. At ayan mga bossing, naikabit ko na yung ating battery. Napakadali lang naman naikabit ito. Titingnan nyo lang yung kanyang polarity. Meron siyang negative at positive. Kalimitan, no, yung may mga red palatandaan na katulad na yan, yan yung positive, no? Pero meron naman yan na nakalagay na plus at saka minus sign. Kung magpapalit kayo, tingnan nyo lang mabuti, no, para hindi kayo magkabaliktad. Saka hindi naman mangyayari yun mga bossing na magkakabaliktad yan. At ito na nga mga boss, yung reading ng ating battery kapag naka-on siya, nasa 11.9 volts. So medyo malabo kasi against the light yung ating camera. Nasa 11 or yun, nasa 12 volts. And then kapag in-start natin mga bossing, siyempre tataas yan, no? Magcha-charge yan. At umaabot na nga na yan mga bossing na nasa 13 point something, no? 13.7, 13.6 yan. At kapag na fully charged pa yan mga bossing, kapag ginamit natin, no, darating pa yung time na talagang fully charged na yan, no? And then doon mo makikita na malaki yung pagbabago. So kahit naka-idle lang yan, aabot yan nasa 14, no? 14 volts, 13.9, gano'n. Para po sa mga Honda Click user, kailangan natin mga bossing na lagi nang mamonitor kung healthy pa ba yung ating battery, so yung kanyang battery condition, sapagkat wala pong kickstarter yung ating Honda Click. At para maiwasan natin yung aberya sa alanganing lugar, so kung kailangan ng palitan, ay palitan na po natin yung ating mga battery. So hanggang dito lang mga bossing, at muli po ay maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong panonood. At please subscribe po sa ating YouTube channel. Ride safe po palagi mga boss.